the pure, unadulterated, unmixed gospel of Jesus Christ. It has nothing to do with receive the Lord as your Lord and Savior. Jesus is indeed Lord and Savior, but that is not the gospel. The gospel was presented to you in the fullness of what the scripture is telling us. May pabak po, you know the drill. Can we all loosen up? Tikdo tamungan po, please. And as many as you can, ipasyag tayo po yung lugod na ninggino. Greet them with a smile. I love you with the love of the Lord. Matula ko at yung kageni. Amen. Ala kageng kasino, ala kageng sabong. At yung kageni, makirandam ka. Kaya be mo reng anak na ninggino. With a smile. Amen. With a smile. Take your time. Amen. Hallelujah. Please be seated. Ninong mangusapi, Lord, kaya nandin kabang pakirandaman yung video. As the Lord allows us, we will share this until the last breath of our lives. This is the mountain that we will stand, the final stand. I'm filled with a lot of truth. I wish baluke po ini yung anak kong pastor. But because I was a victim of a wrong doctrine, I am so afraid to discover it in the Bible. And even if I discover all the verses that I'll be sharing to you, it contradicts in my mind whatever I'm reading, so I cannot fully accept them. Nyapin ni Lord, dinitox na ako as I fully understand all this. It grew on me. It produces faith, believing the impossible. Never before naikit ko kayang ministry na ning Ginoong. Pe param na ka na ako, naakakit ko, even deng mete, kakabiela, reng imposible, magin lang posible. I think this is the foundation of a grace walk. It is sometimes despised by, I can tell, especially those who are fighting for the word free will. Free will is not in the Bible. You cannot find the word free will. In fact, there are no free, if you put it in human limitations, we are all slaves. Either you're slave to righteousness or slave to sin, according to Apostle Paul. So this is kind of a very sensitive topic. It's a very special topic to me. I can write a book about it, and I'm planning when I hit 60, I'll write a lot of books so that before I will leave this earth, I can share something to humanity and to, of course, to all of you. It's about understanding the sovereignty of God. This is something mind-blowing to me. I purposely tinataboy ko po itong topic na ito nung mga bata-bata po. I believe we were victim all with the residue of religion. I remember Invictus, isa sa mga, when we study poetry in English, written by William Ernest Henley, if my mind serves me right, the last portion of his poetry says, "I am the master of my faith, F-A-T-E, and the captain of my soul." Alam niyo yan? Naalala niyo yan? Invictus? Yes. English 101. It totally contradicts who God is on that statement. Let me qualify my statement. And today, are you ready to receive the word? Amen. Let's bow our heads and pray. Father, I can only deliver, but it is the Holy Spirit who can enlighten these wonderful people, those who are watching live today.
that this is not about Arminianism. This is not about Calvinianism. This is not about any controversial doctrine na ilang daang taon nang pinag-aawayan ng mga mananampalataya. But today, I will just simply proclaim your word the way it is proclaimed. May we grow in it. May we accept that the word is the final authority, not our opinion. May I not be opinionated when I share the word. May I only share what is written and what is in your heart. I ask that, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody will say, by definition, ano po yung brinasabihan ng sovereign? Nung lawentaya, kitang pamaging adjective, no? It means God is all-powerful, all-authoritative, and He can override any power and authority as He wish. Ulitan kayo. In Diyos, makapangyarihan nyo, in Diyos, ating yung upaya, authority, at nung buryana, no? Agyo ng kontrolan, talnan, malmalan. Actually, anamuagyo. You will scrutinize the scripture is literally holding all authority under heaven and earth. When Jesus said, all authority has been given to me, he's talking about all authority. May itong yakaresang kanya niya, eka manakit milagro kembiye mo. E may intindihan ng word as sovereign. May itong yakareng sangkan o batanak karkalkutang keng kaisipan mo imbes na pagtiwalan mo yung puso na. May itong yakareng sangkan o bat masyado kang self-centered, self-occupied, instead na lawin mo nung naning nga gawa na ng Ginoo. Palagay ko nung mag-grow ya kay katamong sabi-sabi ni lumwalas tamo kaunawaan keng sovereignty na ng Ginoo, lumalam tamo amut keng kasalpantayanan at maging mayan kay katamo ing mag-flow ketang ausandang the unforced rhythm of grace. To begin with, let's go to Job 42 verse 2. Medyo kailangan ng, oh wow, I thank you, Lord. Mabilis yung keng computer. Medyo dirinanda kang pauna. Siguro mga 80 verses lareng ibig ako ngayon ni Kiko. Okay. I know that you can do all things. No plan of yours can be thwarted. Ninong manwala kanini. Agawa mo, ingega na gananangok, at alang plano na pwedeng sabatan. Thwarted, sabatan. Say amen if you believe this. These are general statements. These are, regardless you are under new covenant or old covenant, it applies. Just like Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. It transcends all generations. Daniel 4:35. Aba, ang bilis ng sa computer natin. Ako'y parang excited ako. Bibili kita ng Starbucks mamaya. All the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as He pleases with the powers of heaven and people of the earth. No one can hold back His hand or say to Him, what have you done? Even Paul resonates this truth. Can a clay complain to the potter, why did you make me like this? He said. Same concept. Are you with me? Nyapin po tang balo mo rin eh. Kami gagana ka hanggang lumusob la rin Chinese keng Pilipinas. Hanggang may kagera Taiwan. Hanggang lala up to Europe in gera keng Ukraine. Eh, I tell you, it can be. Deng kaya katang presidente, magugulo lang yan eh. Alam may kasundo. Ne?
Ipapatende yung penta nila ang puing pulburon. If you're into politics today, see? Baka na ano yung mag-govern, baka na ano mong asabing i-Lord is really a sovereign. Number one, you cannot veto, stop. It's a political term. The purpose and plan of God. No matter how you try it, nung talagang makatalaga, emu asabat. Let me show you. Before going to that, I need to establish some. Okay, let's go to Isaiah 46, verse 9 and 10. Isaiah 46. Remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Why? O talayang kalupa yung Diyos. Lawin tayo again, verse 10. O ba't sasabihan na ito? I make known the end from the beginning. Nyaliwaya klaseng Diyos eh. Balo na. From beginning to end. Panigay sabihan kayo kayo ni. Balo na nung kapilang kamakisawa. Balo na nung kapilang kamate. Balo na nung pilalaring makipagnugot. Balo na nung makapilang kang asawa. Bayo kamate. Di nga luwaki kayo, mabiyuto lang, makaya lulang asawa. Balo na maging single ka forever. God knows that. My purpose will stand and I will do all that I please. Can I ask you something before I will continue? Because it will raise a lot of question in your mind if you don't agree with me with this. Man, wala ka ba yung amano na yung ginuyapit? In Bible, yung amano na yung gino. Ay, da ka makaintindam. Man, wala ka ba yung otoridad mo at yung Biblia yung amano na yung gino? I'll show you a lot of point of view with regards to the sovereignty of God. I hope I can share this deep, deep doctrine. It's so huge. Maybe I will give part 2, part 3, part 4 if needed. Okay. Let's go to Psalm 135, verse 6 to 7. The Lord does whatever pleases Him in heavens and on earth, in the seas, in all their depths. Matthew 8:27. The men were amazed, and I'm amazed sa computer, mabilis siya, and asked, what kind of man is this, Jesus? Even the winds and the waves obey Him. You believe this? Come on, you believe this? Matthew 10:29-30. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. Itang ngayo po at sulag ay libutad. Gubat, naalalang pakelam ni Numan. Pati ito, apapansin at kukontrolanan ni Diyos. Na alakang pakelam nung mengan niyang pungali, pero eno paranot nun. At aleka nung mabalag itang alang kwenta kaya nga rapanda rin taong metong adenas. Ang mabalagyang mate na elingid king kebalwanan ng ipang malugod. Siglong nekem verse 30, baluyay ni. And even the very hairs of your head are all numbered. Ano man yung pagdalanan mo ngayon eh, pagkanakanan ng Ginoo. Akakit na nga niyan. Eh, abyasang mapapagaling Ginoo. Eh, manikal. Eh, nakalupan ng tao. Sulinapit kang makatapat, makatalima, sasaway oh. Verse 31. So do not be afraid,
Are you worth more than many sparrows? You are worth more than many sparrows. Psalm 139, verse 16 to 17. Your eyes saw my unformed body all the days ordained for me. Past tense. Tayo. All the days ordained for me were what? You believe this? Makakapagmulalan eh. Anyapin din tao, siguro niya, mga purayit lakas sa tanas. Uling ero, panwalan deni. Pipilit day tang, I am the master of my faith and the captain of my soul. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Anyaya ako, dati I used to think, karakal ko what if, karakal ko regrets. What if, eke maging asawa ini, nanu kubye. What if, eko maging pastor. What if, tiloy ko ini, nanu kubye. Makanya kumimisip dati. What if, anya kagraduate ko, singgab kitang inoffer da ka akong maragula job. Eko mig pastor. I have a lot of what if. You also have a lot of what if. But ketang dimut, balo may dimut na, ditak kung kebaluan, eko balo, orchestrated na pala ito. Magindet ang pangasakab ko. Lumin me, I Joseph. Genesis 50:20. Nung laluan mo pala mo api-ngapi Joseph eh. Sipan mo kay pading pisali, kay pading minaltrato. Patende sana eh, nang itang metong kareng kapatad no. Kapatad tane man yan o, tetanya pisali. Piglo ko repay tatarang ako, pe paltoro. Pe singgaba niya ng wild animal, niya may nga daya-daya. So kinang wala, may kamatelang wild animal, tigtugdag itang mala ng pemir at pe paltora, may teneng bunso mong paborito mong anak, kara. Karas na kayong kulungan, may nga maltrato yun eh. Anyang mi pala yan niya makanyan mo rin eh. Nakuse na yung Mrs. Potiphar, nare-rape na eh. Samantalang iyang mag-seduce kayo. One misery after the other. Anya, kayo, nung alimbawa, ating kompengaring eging maya papengari kayo, imbes na sisiyan nyo la, pasalamatan niya yung ginu ketang akakichoy ni. Ako niyang malati ko, uling I was a victim of child abuse, eh kung man sa likod kayo, uling itatako at an early age, may ka nervous breakdown niyo. Talagang mga raya ako katawan, physically. Anyang ikay baling katuruan na ini, I used to blame my parents. But makanini ko, may rebelde ko. Titak na ako maging NPA actually. Are you listening? But God in His mercy showed me this. And Joseph said, hey, you intended to harm me. Wait, ang intention nyo, panasakitan nyo ko. But God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. That magindet ang may nga paliari kaya pati niyang purpose, Lord. At may opera ko. At karakalatawa ako pang may nga sakitan. At may kawani ima ko ang poy tata ko. O tagadyang mete, baba ko, anak karakalakutang. O tangayin ting dyan, Manny. Detang what if, mumpong question mo. Panalangin ko mga laglag lang, Manny. Ninong excited na magpatuloy kayo ng pamag-aralay ni. Hallelujah. Sige, tulak tayong bagya. Proverbs 16:1. To man belong the plans
of the heart. But from the Lord comes the reply of the tongue. Aranasan kayo pa ulit-ulit yan. Ating kamplano. Pero patang kahit lumulking asbuk mo, liwaya kaya itang pinlano mo. Ninong literal na may karanas kanini? I did. A lot of times. Proverbs 16:9. Mga pakirot kayo. Actually, pwede rin din ang lundala na verses tungkol kay sovereignty na ninyo. Bibdirinan na kayo mo, karetang medyo popular, ang pong mas malino talang aintin dyan. In his heart, a man plans his course. But the Lord determines his step. Diyan na kayong example kayo ni. Nino kaya kayo magplano? Nanong pangarap mo tong buri ko magdoktor? Ano? Buri da pa naman magdoktor lang. Ano? Buri ko po magpiloto. Ano? And alala mang maroket ang mangarap ko. Itang doktor, may kinyang conductor. Eh, itang piloto yun. Yan ito, yung piloto na tricycle yun. I mean, there's nothing wrong kaya itang pangarap, pero alayo kaya katamu. Aintindihan niya. Karakal ko na nyo lang, nung ating niya ang pera yung makanini, sana doktor ko ngayon, o nangyayon ako yung papalali siguro. Sisisyan may pa yung mamu. Oh, nakalamamialungan kaya ng utak mo kanyang kukontra eh. Pabren mo ko pang magpaliwanag bang kanita kit me. Okay. Proverbs 19:21, I'm sorry. Same concept. Many are the plans in man's heart. But it is the Lord's purpose that will prevail. At this point, buri keng idalag in James chapter 4, verse 13 to 16. Itang purpose ng Lord, yan pa rin mag-prevail. Nyaya ako, unti mo, atintang desire kayo ni, itang purpose ng Lord, lalakwang kayo, eko itang madismayo, itang dakalta kasi, disappointments eh, uling ilang maliliyari, tabalo, wala naman kayong gamat tamo. Yung totoo nang gamat, eka ngayon ni, deng anak mo kumabiyelo, no pa brening gino. Alaki ang gamat mo nung makananulang dagol din. Yung balitan eh. Hanggang mati ko ngayon ni Kenny, hanggang matetangan Kenny, magpatuloy yung gospel. At tingyang ating ngawsan, oportunidad mo yung magpatuloy. Eh, mikit karakal na rin may maglako Kenny. Pero rin worker darag sa ano ni Diyos. Kasi alaki itang tao para magpatuloy yung gawain na ni Diyos. At yung kayo, dadaklot tamo mo kayong malating obro. Sabi ng, lawin may kitang verse 13. Yatras mo yung bagya. Sabi na, now listen, you say today or tomorrow we will go to this or that city, magtatakini, mamasyal takini, magnegosyo takini, gawata ang pera kini, mag-abroad ko kini, munta ko sa Siargao, munta ko Koron, and this and that. Lawin may sinabi ng James na kapatad na ning Diyos. It's an inspired word of God. Verse 14. Why do you do not even know what will happen tomorrow? Eh, mo ang balo nung mabiyak ka pa bukas at kayabang mo. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then ita mong migising kang era ka po pula emergency hospital ako nakira. Blessing nito. Kesa kitang re-reklamo ka kini, re-reklamo ka ka rin ng karakalala. Then aliwargo, yung wisdom mo, mag-survive lang ikaw. Kukomplain mo nga nga gana gana. Verse 15. Mapusap ya by Lord kaya kayo? Karayan yung babasan ko. Instead, buri ko mag-mature kayo. Buri ko lumalam kayo. Eko lumalam kayong pangakrisyano yun. Isto nga yung tindyan yung one aspect na ning nung nining Diyos. Kembiye mo. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and this and do that. Ako bukang bibigyan. Nung kaburyanan ng Ginoo, gawan tamo. Eh mo apansin na nakakarakal paplano? Detang eh mo paplano, madalas silang may tutuloy. Detang paplano mo, alilo.
Ako yata ito? Atin po. Kaya ating kang expect ka sumaw, pero retang eh mo expect na mas kalulu pa kaya kailang gagamitan na ni Diyos. Nung sensitive ka kaya Panginoon na ninggin, no? Malwa mo nung panwalan din eh. Eh mula mo ay intindyan. Kailangan lang ipasiyag kaya nga mano, bantake mo lang malino. Verse 16. As it is written, you boast and brag. As it is. All such boasting is evil. Kapampanganan tayo. As it is, magmayabang ko, siguritang brag. Kapampanganan tayo, maplasyang bagyagang salita. Magparatot ko. That's it. Kapampangan service tamo, right? E di translate tayo, ano mga nanu itang brag. Magparatot ko. Na anumang klaseng kayabangan, dewakan. Ay, ako naman ang timpag maragul. Ako tapat kong asawa. Masipag kong asawa. Kaluguran ko rin pa. Shut up! It's only by His grace. Religious people. Niya po tang hanggang emo intindihan din eh, at nakangkayabang. Pero po tang intindihan mo rin eh, maglapwa kayong grasyo. Tok nang kakasing magmais eh. Ring halwa kasi nung kamais, hanggang itsado kayong samento, tutubo la rin itsaro. Proverbs 21:1. The king's heart is in the hand of the Lord. You believe this? Ako yung mga pigagan na kan, gang singot no, singot pulburong king Malacanang. Baalala, gisanandangan yung hanggang pulburong ka rin. At suking gama na yung ginunin, kaya retang manirang reta, makasahob ba? Tatok nang lang mamaman ako. Makalun sa Pilipinas eh. Kakwalta ng kakwalta yung bansa tamo. Talagang sagad hanggang butol yung corruption. Eh lalong kapitan, grabing mangula. Isipan mo pa retang kayong babo. Eh kumagta ka mo, ba't tatagal lang gang misa na lang pisalida rin kabunda? Balang makatagal kasi marakaling isang munta kayong politika, sasabiyang kiyake kayo. Eko migaga na ka. Eko mag-rally, mag-pray kayo. Panalangin nyo lang, ito nga manwang ko. Uling ing puso na ning nanino mang manungkulan maging hari at yung keng gamat na ning Ginoo. He directs it like water course, whatever He pleases. At po tang sosobra na, yung may nganakin, ilord mo naman ning maglako, alway tamo. Alway people power. Can I hear a good amen? Ngayon niya, intindihan mo na eh. Ala ko nga babalita na makiabe. Makibaka. Tiyo mo panalangin. Tiyo ka mamaya pa aking bali. Siyari, tampinggan mo ang pungkain mo ka rin. Nilang pong malan mong makiabe-kiabe ka kayong bulu. Kagulo na nanin Pilipinas. Makiabe ka pa. Tiyo ka manalangin. Len me, Jeremiah 10:23 and 24. Look at this. I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is for a man, it is not for man to direct his steps. Kaya ako po, Lord, maging itang pangasakab mo, ating purpose ito. Ning kay paintulutan na ning Ginoo ka rin. Banta to nang kang magmayabang, mamamanatol, mamamanusga ka rin aliwan tao. Banta mabiyasa kang magdepende kay pakalulu at grasya no. At bang kani tao nawaan mo la at maging kang better minister of the gospel. Verse 24,
Correct me, Lord, but only with justice, not in your anger, lest you reduce me to nothing. Even Jeremiah under the law, panwala na, incorrection na ning Ginoo. Dakalya correction ni Lord, pero ay nakadinan sakit. At nung may kasakit ka man, ay nakagagawan nito. He allowed it for you to learn your lessons. Can I hear a good amen? Deng aliwa kasi, yan, di nina nakasakit ning Ginoo, nakasya sa buntok. No. God, even in your own mistakes, pakiramdaman mo ko, He is a very present help in times of trouble. Magindetang sarili mong kapalpakan na nakasumbatan. Lagi ang atyupot ang panahunan ng kaligaligan. Buri nakasopan anytime. He is a very present help in times of trouble. Dakala maling konsepto na tenam na ning religion kaya katang. That's why I hate seeing people na potang pupukpukan dala na magbayo kayo. Lakoy ini. Hanggang kareng anak yo. Ing ana ko, siguro testamento ing pangane ko. Uling, bless na yung Lord keng wisdom, keng pamag-aral. Potang makanita kay dad, balambalo mo ngan. Uneng, eke ko kontran. Sabi ko, Lord, pabren mong adiskubri na alake at ang geling ano. Ano nang, miyayaliwa, itang maltratuan de rin kayang deng immediate superior, no? And then one time, makwento ko nage kayo, I'll give Proverbs 16:33 in the New Living Translation, nabasa ni. Kasabi-sabi na ka na ako. Anyas, oh, ini pala yung purpose of minuli ko, ano? Nanuyaya ako. Para diskubri ko, alaking gamat ko nung naning pagdalanan ko. Ege tiro. Ege sibyanan. Kasi, andat sabiyangge, lalatlat na ika ako itang agyun ng gawan. Ngayon, imanayimik ko pag-preke. And then, sabi no, siguro inining live verse ko pa, yan. And nabalo, no, pangkarakal din verse anti kanini. Isipan may Lord, maging karetang malating, maging ketang pamanali mong sapatos, ang pumpama na ching mo. Maging ketang pamaglinya da ring alikabok nung makananu lang maglinyo. God is sovereign. We may throw the dice, but the Lord... Paano wala niya yung Biblia, yung ama na yung Ginoo? Yes, ko, anya nga discovery gini. Wow! What, Lord? Sabi ko, but the Lord determines how they fall. You believe that? You believe that this is the word of God? Regalo, akin kayo magdudali. Oh my goodness. Look at this. I think it was Peter. Even ken kekatamong maging ugali in Luke 22 verse 31 to 34. Look at this. May ngalasak la ring what if ko keni ang puretang regrets ko eh. Nakorakala regrets. Nakorakala what if. Luke 22, verse 31 to 34. Sabi na, Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. May nyadyang kapaintulutan ni Satanas. Ne? It is always within the orbit of his
power na anuman yung pagdalanan mo ngayon. Yan kahit pa yung tulutan ng Lord dito. Ano ka sakit? Misteryoso. Lawin niya, verse 32. But I prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Balo yung Jesus ang gaya ni mag-intercede kaya katamo. It's and every one of us. Romans 8:34, Jesus intercedes for every believer. Just like Simon. Dati, kukutang ko ini, o ba't milyari ini, liguran ko la Lord, o itakda akong makapagulot. Pe, pag-aral ko la Lord, pero kininisda ako. Ating kamakanya na kutang eh, ng karakal. Lord, bimiya ko nga ningega na gano, o't makanini. Then I understand. Keng bieta mo, kamen go la reng tao. Eh, maging party na lanin journey mo. Can I hear a good amen? It's to make you a better person in your perspective. Of course, the word better there applies to your perspective. You are perfect inside, if you know what I mean. That your faith may not fail, and when you have turned back, lawin me, you have turned back, balo na magbalik yo. Eh pa man milyari, balo na magbalik yo. Tandaan nyo, eh, nepa-deny Jesus Kenny, balo na. Kaya tang pangasakab na magbalik yo. Strengthen your brothers. Verse 33. But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Ito yung intention ko with all my heart. Eh, pwedeng malyari ni Lord. Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. Let's see about John 19:10. Sabi ng Poncio Pilato, do you refuse to speak to me? Pilate said, don't you realize I have power either to free you or to crucify you? Inkapanwala ng Poncio Pilato, makapangyarihan niyo? Eh mo babalong pwede na kang palayan o pakulong? O teme buklating kasi bumungote kang inimanyalita. Teka kasi bubulat eh hanggang na nung accusation da kayo, manahimik ya mo, tatanggapan na nga eh nabalong Poncio Pilato niya tatanggapan na ito, apiniteng pamamitbit na karen kasalanan da rin tao. He was accused for no reason. He was hurled, sabi ng Peter, and yet he did not retaliate. It was written in 1 Peter chapter 2 and in the book of Psalms. Verse 11 is really a powerful truth about who God is. Jesus answered, you would have no power over me if it were not given to you from above. Ating kung pepal toge kayo, can Proverbs 22:2, God made both rich and poor. Ating talagang makatalagang anyang bayo yamate i Lolita Hison ning ing founder na ning Pampangas Best. In interview de ken Channel 36. Sabi na, makanano ka meging makwalto? Iyakabot meki, but oling makajos niya naman ini. Mag-Bible study ya, mamuklat siya. In fact, petalakad yung mikaka-Bible study king Karela, king kitang lugar do. Kaya kalingwan yung peki, but no. Sabi na, eh, balo, ano? Oh, grasya na ni Diyos, ano? May ang oportunidad na niya may kwalta ko, ano? Ay, intindihan, no? Alaking galingan na ni tao o ba't may kwalta yung tao? Kasi karakala mas masipag, mas magaling, pero ating mas mamangat. Impunto kayo ni, nanuman yung journey mo ngayon,
Eh, may sisisya ni mama po, itata mo. Pasalamatan mo yung Diyos. Magsumikap ka nung nanong dapat mong pa magsumikap. Pero nung nanong ka ngayon, ikabang panay na yan, mitang nung matupad yaman ang pungali, eh ka madidismayo. Dapat ingkasiyahan mo i-Kristo alangaliwa. Pero ay tanga nakarakala si sisiyan. Lumatigay yung mga kanini. Akakit na yung loading mong gali mo, kaluguran na ka po to. Akakit na nung dinana kang dinala na milyon. Edanaka naman nakakit keni. Nakamagpatuloy ken Diyos. Mamagbabay ka, sugal ka, yumabang ka. Opo, takamate mo la, lubanda ka rin kawatan. Akakit ng Lord ito. Alayang inisip, ama kasiraw. The Bible says, when the Lord gives blessing, He adds no trouble to it. Sumbaya kay Diyos, e mamye kasiran ang pompanganib kay balang meto. You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin. I can go on with all of this, but God's sovereignty is governed by wisdom. Romans 11, 33 and 36. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable is judgment. And His path are beyond tracing out. Emo talaga balu. Emo a-predict. Emo balu. Ako na yung mangkukwestiyonan eh. Anyapin, i-Lord na kahit gumamit yung sitwasyon na papaltogi kayo. O ba tanyang pakayapaan na itang lalaking bulag? O ginamit na burak? Then aliwa, uling mag-relay laking metod, gumala naman burak at ilura. Nga, rareng albularyo. O burak! Eh, lawin mo, against siya keng practice na ning science. Very, very unhygienic in burak. Naning mensahe ka rin, papalto ng Lord, maski na ano pwede nang gamitan, whatever is available, alaking sistema, in kagalingan at kayo, alaking sistema. Atin nga ang masakit, King Hospital, King Singapore, at King ICU. Bisahing mag-communion, uling mika revelation niya King Communion, alaking nga kita wine. Hingikit na cake yung pondanum. May cake yung pondanum. May communion nyo. Kapanwala na. May ka-receive yung healing. Ito nga to ICU. Eya wine. Eya tinape. Sa pakyang icing itang cake, kaginamit na. Pero huling itang kasalpantayana na kan Jesus yo. May random itang prayer. Are you with me? Pakalaod siya kay King North Edsel. Itang makatalakad ng Maragula Church ka rin. 30 years ago, pawusing loto, ingaus kanita, sweepstakes. Anyang mag-call altar, may bless siya kay pastor. O na yung alaya labo. Pero yung, Diyos ko, wala akong pera yan. Taga na ka na yung ticket na sweepstake. Totong kwento ini. Lord, di ka ng balay. Sweepstake. Siya, 18 pesos ata. Nung 75 pesos kanita rin sweepstake. Belag ni. Kaya love offer eh. Anyang bilangan doon rin pero mangga kamuslo. O tati sweepstake kayo ni Aro. Eh yung panwalan. This is a true story. Eh kung mamalag loto ticket kayo ni gagamitan kaya ang illustration. Puto. Kilala ra kayong misip. This is a true story. Anya, linawin din draw date. Lawin din numero. You know the story. Kinwento kayo pilang beses kayo. May nyambut siya, may itong karen, peka maragula patla, ketang panahon na ito, 10 million pesos. Tan ticket. Yapin itang building dang nga nakatas ka rin.
Kaliwa'y Diyos. Eh, may kulong. Eh, sinabing tayo, kaloto, eh, kamakanya lawe ka ako. Dakalya paralan ng Diyos. Deng religious people, mano naman, putang makanini na naman mag-preach in pastorio. Sabi na again, verse 34, who has known the mind of the Lord and who has been His counselor? Talagang aliwayang misip ni Lord eh, out of the box. Anyang misan, sabi ko, misip kayo, kailangan out of the box. No, sabi ko, why don't you think, instead of thinking out of the box, sinabi kayo ni Karing Yot eh, sinyalens ko lo, instead, why, ote mo isipan that there is no box. Maralas kasi kakaon tayong Diyos. Uling etaya, intindyan ng sovereignty ng Lord. Anya malilimitan itang kilos. Uling ketang balata mo, uling ketang kikatang pamamasang Bible, ketang, wako, kaluguran kayong babasa, tang pamanalangin ta mo. Misa na lamang kayong prayer mo eh. May pakirot ka, retang mo peg pray, di natang langkusa. Now, e kung manuala aking prayer, 100% pag-pray ko lagi eh. But it is not up to us. It is not by human effort. Even Paul acknowledged this. Look at this. 1 Corinthians 15:10. Maybe you heard this. Sabi ng Paul, lewen me, by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I. Not I. Nyapin din nga liwa, sa pakla sarili eh. Kasi rinting dyan yung sovereignty of God. Ako. Eh, may kapagkwento na kang taong manigal ka kaya. Adwa may oras kasabi, yung makalibuta di sarili na. Alayang revelation kay sovereignty ng Lord ito. Baliyo, from beginning to end, grace nga. Be humble. Sabihan mo kayang kasiping mga tilugot. Eh, kaparatot, tamo. Isuntin paling na kayo, musisisyon. Buri yung topic kayo, ne? Sundugin, ne? Diyan kayong part 2, ne? Kasi, kaya pa managalo silang topic ko, eh. Ephesians 1:11 and Romans 5:30. And we were done. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out. He's using this in the context of predestination, but it does not nullify the truth that He works out everything, magiging maliliyari king Russia, ing maliliyari king Ukraine. It has purpose. And purpose of His will. It's all for the purpose of His will. Romans 8:30, I'll give you in closing. And those He predestined, etang talaga, no? We were called. By the way, before reading this, will you go back to Galatians 1:15? Apostle Paul, balu, no? Isipan mo na, i-Apostle Paul, bayo, yami, anyang kasagsaga na ning Christianity na magmumusbong yun, pamaten na lareng Kristiyano. Well, aluwayang literal, may kamate, potang makatutok kay itang punyal keng batal na ning Kristiyano, istungkinan niya niya o whatever sign na gagawa, no? Gilitande, at his approval. So, takalya pe pamate. So, Paul literally is a murderer. Nung ako yung Diyos, eke gamitan ning murderer. But God, to show
na lang kasalanan ni Enag yung patawaran, inabit na yung murderer rin. Papalto na ng Ginoo na anuman ret ang gagamitan na ng Diablo kaya ko, nasusumbat na rin kamag-anak mo, imamo o nung ninumang tao. Mas mayupaya yung daya at kapatawaranan ng Diyos. Kim Yem. Look at Galatians 1:15. But when God, who set me apart from birth, called me by His grace, akikit niya ang puli niya, niya nga tsune keng sumangit. Anya pinitangaman ng free will, tang mag-decide ko, wow, mag-decide na ka man talaga eh. Pero eh, mubalo, maging itang, adwala kasi rin pamagpamakialam ng Ginoo, either directly or indirectly. There is a fruition of involvement. Ng kaya, Lord, dala, o kaya, bisa akong mangan kene, mag-crave ko, o, halipalag, itang pamamangan mo, at ikang kita masakit, kailangan may sopan. Last Sunday, this week, I don't understand. Papahuli ko, at it niya palang purpose, si Lord. I'm not saying this to put feather on my cap. Higit ke, tignangan ke, try si Kelly, tatalakad na yan, dat, italakad na yung makanyan. May bababayo. Tinok lang ko. Mga ilang kasawa pa ako. Kaya ubusan ko pong gas. Ano? Mantong kang masalilo nga ako. Belikan ke. Mentong ko. Sinali kong 3 litrong gas. Belikan ke. Anyang ikit ke, nekaputla, layan daya. Ninano kaya ako. Minta ko po kitang boss ko, bala ko ating construction, ala po palang obra yan. Ela pa po may ngande nga na ako. Ano? E ako po may galmusal, may maliliw ko, kaya busang kong gas. Ano? Akit may emaglaram. Alayan, daya, ni kaput. Sakto, tingkong danong, hindi kayong danong, minom ko, painawa ka pa akin. And then that's the only money I have, pasisya na ko, hindi mo yung agyo ko. Dininang kayong gas, lulitro, hing kayang sakin. Miuli, oh. Eh kung man dapat dumalang kaya tandala na ito, pero di na lang ko. Sabi ko, Lord, may ngaga ako. Buri mo kong i-bless talaga na eh, Lord, ako. Salamat, bless mo. Eh kung linawi opportunity sumaw. Kasi po ang ating opportunity makanta, atin niyang matinding gawa ni Lord. Kaya po ang bibieno rin ang opportunity. Eh, yung mimiss dito. Are you listening? At eh, kailangan ng TikTok ang pong Facebook ka rin. Yung problema kay balo yung orang pika masayang tao, rapin teta retang eh, mahilig mag-post. Aga na ka kay Jackie Chan, sabi no, may kakapayapang ko, ano, mas masaya ako, maniba niya tinok na kung mag-post kay social media yan. Totoo naman. Lalo ang pakialam din tao, botang mga sakitang ka, may nga kanserang ka, may kondolen, sana kayo, kaya nung mga agyo mo yan, nala, yun, hindi alala yung mga karabata, tabalo ka rin na kalakrisyano, no, kahilig ka yung drama, papaltorangan. May nga last year, kis letra tuwanda pa. Ngayon pa na akong bibiruan. Pigagan na kang ko nung may nga nalampung ali o lalapang pupusa pa mga ne. Are you listening? Even po, no, kempang anak kya pa mo, inaus na ng Lord. Ikit na na yun yung atsune kita sumangit. Let me finish with this. Romans 8:30 and then Philippians 1:6. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. Philippians 1:6. You know this, right? He who began a good work in you will carry it unto completion until the day. Whatever he started, he will finish it till the end. Last namo, I think I need to share this. It's a very important verse. Diten kasing dakala preacher, pupukpukan doreng miembro dang magbayo. Akalingwan da laking gamat da, o ba't magbayo la rin membro. Lawin niya, Hebrews 13:20. May the God of peace, who
who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, verse 21. Look at this, verse 21. Equip you with everything good for doing His will. It is His equipping why you can do His will. Not your talent, not your skills, not your dedication, not your faithfulness, not all the many lists. If you're faithful, if you're talented, you're skillful, God only equipped you. He equipped me. Aga na ka kay Duterte. Yung mag-aral niya kanu, puro lang 75, 77. Pero may yung presidente ko, ano? Detang valedictorian, ang puwang bright, ano? Lihat mo, latawang ko lang yun, anak kanito. Nung check ya mo background ni Marcos, AA boto. Pero nang kaya, Lord, gamita ano retang unworthy. Can I hear a good amen? AA boto. I kaming kembabo as spiritual leaders, dakal kay balu, karelo, pagprimile. Ating keng connection, karetang aliwang tao, kembabo. Mi duty na isiwalat mila, in duty mi pagprimile. Can I hear a good amen? Equip you with everything good for doing His will. May He work in us what is pleasing to Him. Sapak yung grace chamber sa ini. Maging itang kaburyanin ginawa, gagawa mo, uling pakaluluwa na ka mo. Maging itang pamamye mo, eh, pagmayabang nung may kapamirang 1 million. Nung yan nakabin less many millions, eh, mo na yung manabi ito. Nyapin sabi ko kayo, ninong bisang maging mamye 1 million. So may kapamirang 1 million, brina sabi yan, piktiwala na kang dakala milyones. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. In closing, people, eko payeri, ginalos kaya yung topic. Pwede may pagtiwala ng Diyos sa ine. Tigdo tamo. Puryan tayo. Pwede itas mo rin gamat mo at pagtiwalan mo yung Diyos sa ine. Lako mo rin what if mo pong regrets mo. Na anumang pagdalanan mo ngayon, God knows. We might not understand everything, but we understand who God is. Will you trust His heart today? Father, in the name of Jesus, Lord, I share the glimpse of who You are in the Scripture. It gives us this motivation, Lord, and power to believe what is impossible. Napagtiwalanda ka kayong journey ngayon, maging karetang may nga palyarin niyang may labasan natin kang purpose kareta, Lord. Imbes na balik-balikan mila, kalkal-kalkalan mila, imbes na panyisyan mila rin aliwan tao, misan, Lord, makanini kami eh. Itang sumbat-sumbatan mila, ubat milyari ito. Everything, Lord, works together for good to those whom You love. At hanggang ang purpose kareta ni Kino. Inganyaran mo kaya kami hanggang emilayang tindyan din dakalabage. Keng dakala pagkakataon, balo mo yung gagawan mo, Lord. At pengako mo karing anak mo, itang inaus mo, Gino. Aryan me na aning inumpisan mo kayo. Whom You predestined, You justified. Whom You justified, Lord, You sanctified. Then whom You sanctified, You glorified. Today, Lord, unto Your loving hands, may we totally abandon ourselves, our old self, and believe the new creation in us. Na nanumanin pagdalanan ming masalimuot o nanumang bagay na taliwas ketang limitado ming kaisipan. Na wamiras ketang puntong balu mo yung gagawan mo at panwalan ming pagtiwalanda ko. At era kapag tutad. Gino, misteryoso yung biye. Dakala setbacks, dakala detour, dakala long cut, dakala shortcut.
Pero ikaginumino na nakabayo pa may nga palyari. Papustan mong nanuman yung pagdalanan ni. Mabiyasa keng magpakumba pang laging magpasalamat kay ka. Uling ala kang aliwang inisip at gewa nung e para keng ikakayap ni. Pabustan mo ginungakit mi kapamilatanan ng katurwan na ini. Lumalam kami keng kaunawaan, keng bage-bage tungkol kay ka. Takal po salamat. Ini po yung panalangin mi keng lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming ginung. At itamong ang po magsabi tang amen. Amen. Nino pong may bless keni? Nino pong may pakibatan la rin dakal ng kutang keni? Thank God, you are blessed.